halos mahaba-haba din pong taon bago nakuhang muli ng Los Angeles Lakers team ang kampeonato. Simula pa nga nung naglalaro pa si Kobe sa team. Pero nagbago nga po ang lahat ng ito nung mapadpad na si The King LeBron James sa Lakers. At naging mukha ito ng prangkisa. Walang duda na si LeBron James at maraming ang tumitingala sa kanya na siya ang greatest player of all time. Pero gayunpaman ay kinakailangan pa rin niya ng isang superstar para umagapay sa kanya para maipanalo ang bawat laban. Kilala nga po si LeBron mga kapatid pagdating nga sa pagre-recruit ng ibang superstar sa liga para sumali sa kanya. Hindi nga po lingid sa kaalaman ng lahat kung papaano niya niligawan itong si Anthony Davis para mapasa kamay niya. Kahit pa nga ngayon, meron ding lumalabas na balita na nire-recruit din ni LeBron itong si Stephen Curry para sa isang title challenge. Kayong paman ang hindi nga po alam ng nakararami na bago pa man si Davis, ibang superstar pala ang nire-recruit ni LeBron. Bagamat ang inaamin ni LeBron na si AD nga daw ang first choice niya na malalaro. Pero hindi nga po ito totoo at malayo nga daw po ito sa tunay na nangyari. Sinuwalat nga mismo ng isang NBA insider na ang unang nirecruit ni LeBron ay ibang superstar bago pa man nabaling ang atensyon niya kay Anthony Davis. Ang unang niligawan ni LeBron ay itong si Damian Lillard mga kapatid at makailang beses niya ang ginawa ito bago siya napunta kay Davis. Si Lillard nga po ang unang player na gusto ni LeBron bago si Davis mga kapatid. Pero nung nakita nga ni LeBron na loyal talaga itong si Lillard sa kanyang team at malamang wala na siyang magagawa dito kaya ibang player ang tinangka na lang niya. At dito nga nakita niya itong si Davis. Isa nga po itong si Damian Lillard sa mga stars sa liga na loyal talaga sa kanilang kupunan. Bihira na nga po ang ganitong player ngayon sa liga. At kung napansin nyo rin na laging pinipili nga ni LeBron itong si Lillard sa All-Star na maging kampi niya kaya hindi nga po ito nagkataon lamang. Samantala, para naman sa Los Angeles Lakers din mga kapatid, tila magkakaroon pa nga sila ng isa pang manlalaro. Sinisiguro din malamang ng Lakers na hindi sila kukulangin pagdating na sa kanilang mga reserba. Depending champion nga po sila, kaya kailangan nilang depensahan ang kanilang titulo. Hindi na nga po kailangan pang magpatumpik-tumpik ngayon dahil papalapit na nga po ang postseason. Ang healthy nga si LeBron James at Anthony Davis, walang dudang kayang talunin ng Lakers team ang bawat kupunan. Napatunayan na nga po nila yan last season lang nang masungkit nila ang kampeonato. Pero ang supporting cast nga ay kinakailangan pa rin talaga nila dahil eto din ang magiging susi para makapag-back-to-back sila ngayong season. Ginawa na po ng Lakers ang lahat na kaya nilang magawa. Kunin nga nila itong sina Draymond, Schroeder, Gasol at Harrell para masuportahan ang dalawa nilang superstar na sina LeBron at Davis. Pero hindi nga po kailangang magkampante kaya malamang sa malamang nakukunin pa nila ang veteranong gwardya na si Joe Johnson para dumagdag puwersa pa sa kanilang lineup. Itong si Joe Johnson nga po mga kapatid ay hindi na naglalaro sa liga ng NBA simula pa noong 2017. Pero ma-average naman ito sa liga noon ng 6.8 points sa kada laro sa kanyang 40% shooting. Kahit hindi naglalaro sa liga, aktibo pa rin nga po ito at naglaro sa America Qualifying Tournament. At dito kumakamada nga po siya ng 11 points, 9 rebounds at 6.5 assists sa kada laro nila. Kaya walang dudang maibubuga pa rin nga po ang veteranong ito. Kaya nag-aagawan din siya ng ibang mga kupunan sa NBA ngayon. Katulad na nga lamang ng Clippers, Brooklyn Nets at maging ng Utah Jazz. Para sa inyong mga suggestion o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid.